kabahay, sa mga naghahanap ng bahay, meron naman akong isang sisilipin na bahay dito po sa may General Trias Cavite. But wag ka, ang feeling dito, Tagaytay feels na. So ito yung isa sa mga model na papasokin po natin. Ito yung po yung single attached na house and lot. Grabe, ang ganda, subalit ang mura. Kaya tara, silipin natin. Let's go! Ayan, so as you can see, ito po yung Callista model ng Sabella. So, modernize na po talaga siya. Alright, so, kung mapapansin nyo pagpasok pa lamang dito is meron ka ng garahe. Ayan, so kasya po dito yung isang sedan na sasakyan. Maging yung mga SUV is po pwede po siyang kumasya dyan. Ang regular po na cut ng Callista ay 81 yung square meter ng floor niya at saka 100 square meter naman yung kanyang lot. Yan po yung mga regular na mga cut. So ngayon, pasukin natin yung model na to. Okay. Let's see. Okay, itong model na to, ito ay dressed up unit na. Alright. Pero of course, sa makukuha po natin, tatanggalin po natin yung mga gamit dito sa loob. So wala kasi ngayon walang model kasi na turnover unit eh. So ito po, tatanggalin lamang po natin yung mga, yan, yung mga furnitures na andi dito po. Yung po yung pinaka turnover unit po. Alright, so ito ginawa na nila ng design. Ayan, meron na siyang room dito sa ilalim, sa baba. And mas malawa ko yung kanyang service area. Ayan. Okay, dahil single attach nga, hanggang dyan yung property mo. Yan yung wall na yan. Hanggang dyan yung property mo. Tara. Pasok tayo sa loob. Akyat tayo. Sa taas. Ah, CR muna tayo. Okay, of course, yung kusina. Ganda, diba? Kanyang hagdanan is nakabakal na rin saka may sa mga steps po ay mga kahoy. Okay, ito itong model na to ay ginawan din ng 3 bedrooms tapos merong isang common na toilet and bath. Yan. Ito yung unang bedroom, pangalawang bedroom, at saka pangatlong bedroom. Yan. Ito muna pasukin natin. Alright, so ika-clarify natin later yung ito yung pangalawang bedroom. Ano ba yung turnover nito? Kasi wala tayong nakitang sample na turnover unit. Pangalawang bedroom. Ayan. At ito yung pangatlong bedroom. Pink. Okay. Overlooking. Dahil na single attached siya, meron kang mga bintana sa isang side ng bahay mo at ito naman yung pinaka toilet and bath. Ayan. Medyo maluwag-luwag din. Not bad. Alright. Maging dito sa room na to. Yan.
Ito yung magiging view mo sa harap. Okay. So, let's go. Isilipin mo natin dito yung magiging view mo dito. Ito yung maganda. Pinaka-master's bedroom. Dalawa yung magiging bintana mo. Sa side na to, at saka sa side na to. Ito yung pinakaharap mo eh. Ayan. Alright? So, let's go downstairs ulit. At lumabas na tayo. So, i-confirm ko pa yung pinaka-turnover nito. Kasi ito po ay dressed up unit na. Alright, so dito po sa paglabas, so kung makikita nyo po, pwede ka mag-park dito na yung sedan na sasakyan. Okay, so mahihirapan po tayo pag medyo malalaki mga sasakyan niya, pag-park po dito. Alright. Hey, so hanggang dito po yung property line mo. Ayan. Alright. Few years ago, naging ano yung ano yung lugar na to na dalaw namin. Sobrang tahimik. Ayun, siguro mga 5 years, 4 years na nakakalipas. Ang tahimik pa rin. Inarinig mo mga motor na yun, usually mga delivery yun. Na complete po yung finish ng Callista. Ayan, so guys, sinabi ko sa video ko kanina kung i-confirm natin kung anong finish niya kasi yung Aliyah kasi mayroong bare at saka mayroong pong complete finished. Ayan, so kinonfirm ko lang. Ayan, confirmed by Ma'am Anna, coordinator project na may handle dito sa ayan, so ito nga po yung subdivision na sinasabi ko na napakaganda yung mga unit na available dito sa palette, affordable. So kung napapansin nyo dito sa likod ko, alright, so konti lamang yung dumadaan ng mga sasakyan, alright. So ang feeling dito is almost Tagaytay feels pa rin. Dito ako ngayon nga sa labas, so sobrang tirik yung araw, ayan, pero kaya rin namin mag-stay.